Welcome back po mga ka-Draft Room. This episode ay irarank po natin ang mga current high school stars na mga dapat natin abangan sa collegiate level. Ang mga sinama po namin sa list ay ang mga may natitira pang 1 or 2 playing years sa juniors. Sa rank 10 ay ang combo guard na si Jacob Cortez. Napaganda ang desisyon ni Jacob na mag-transfer siya sa UST galing sa La Salle Subel. Bilang main shot creator ng Tiger Cubs sa last UAAP Juniors ay mas na-showcase ni Jacob ang kanyang deceptive slashing skills at decent playmaking. Sa rank 9 ay ang 6'4 versatile forward na si Aldo Storculas. Ang last UAAP Juniors ang naging breakout season niya. Siya ang naging top rebounder ng juniors sa average na 15.2 rebounds per game at second naman sa blocks sa average na 2.2 blocks per game. Dahil dito ay napasama siya sa Mythical 5 ng UAAP Juniors. Ngayon pa lang ay kitang-kita na ang potential ni Aldus na kaya niya maging isang elite defender pagdating sa seniors. Sa rank 8 ay ang 6-foot combo guard na si Joshua Cahuom. Bilang go-to guy ng Hope Christian High School ay maraming nakapansin sa elite level shot creating skills niya. Dahil dito ay napasama siya sa Gilas Under 17 at na-recruit din ng San Beda Red Cubs. Sa rank 7 ay ang 6'7 center na si Raven Cortez. Kundi lang dahil sa knee injury ni Raven noong 2018 ay malamang nasa top 5 siya ng list na to. Ngayon pa lang ay nag-commit na si Raven sa seniors ng Lasal. Kaya't once maglaro na siya sa seniors ay ine-expect ko na pupunan niya ang slot na iiwan ni Justin Baltazar. Sa rank 6 ay ang 6-foot point guard na si Fortsky Padrigao. Parami na ng parami ang mga elite point guards na napoproduce ng Blue Eaglets na nakukuha din ng Ateneo sa seniors gaya nila Matt Nieto at SJ Belanghel. At bilang next in line ay ine-expect ko din na magiging star point guard si Fortsky ng Blue Eagles in the future. Sa rank 5 ay ang 6'5 forward na si Lebron Lopez. Sa murang edad na 18 years old ay nakakuha na si Lebron ng Mythical 5 sa UAAP Juniors at na-invite na din mag-training sa Gilas. Sa natitirang dalawang playing years niya sa juniors ay ine-expect ko na mas lalo pang mag-e-evolve ang laro niya bilang athletic wing. Sa rank 4 ay ang 5'11 combo guard na si Penny Estacio. Bilang main scoring option ng Baby Tamaraws ay dinala niya ito sa finals ng last UAAP Juniors. Kaya't kung mag-decide siya na sa seniors team ng FEU maglaro, gamit ang kanyang long range shooting, ay magiging solid backup siya ni LJ Gonzalez. Sa rank 3rd ay ang 5'11 guard na si Terence Portea. Gamit ang elite one-on-one skills niya ay naging malaking factor siya sa pagkaka-champion ng Enyo Bullpups sa last UAAP Juniors. Si Terence na din ang masasabi kong best scorer sa list na to. Kaya ngayon pa lang ay marami ng schools na nag-uunahan sa pag-recruit sa kanya. Sa rank 2nd ay ang 6'5 forward na si Josh Lazaro. Napaganda para kay Josh na nag-transfer siya sa Blue Eaglets from San Beda Red Cubs. Mas na-utilize siya sa ilalim dahil sa kanyang mga teammate shot creators na sina Lopez at Padrigao. Dahil dito ay napasama siya sa Mythical 5 ng UAAP Juniors at na-recruit na din ng Ateneo Seniors. At ang best high school player natin ngayon ay ang 6'2 forward na si Jake Figueroa. Walang nag-expect na makukuha ni Jake ang season MVP sa last UAAP Juniors. Pero dahil sa kanyang high motor at do-it-all performance ay nakuha niya ito at nakapasok din sila sa Final Four. Kaya't ngayon pa lang ay sinigurado na ng Adamson Seniors na dun siya maglalaro. At ine-expect na mapunan niya ang go-to guy role na iniwan ni Jeric Ahanmisi. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room!